marami na itong mga kaso ngayon, no? Sa pulis ng robbery, no? Kaya ito po ay ating actionan agad at para hindi pamarisan. Nasa proseso na ng pre-charge investigation ang PNP Internal Affairs Service laban sa 6 na pulis na inakusahan ng pagnanakaw. Ito'y matapos na mawala umano ang 14,000 piso ng biktimang si Eddie Yuson sa Caloocan City noong March 27. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, tatapusin nila ang investigasyon sa loob lamang ng 25 araw at saka isusumite ang rekomendasyon sa Directorate for Personnel Records and Management o DPRM. Binigyan ko sila ng timeline, ma'am. Na 25, although 20 lang sapagkat ito ang kaso, hindi na ito nangangailangan ng matagal pa ng paglilitis sapagkat hindi naman interested ang biktima na mag-participate sa proceedings. Paliwanag pa ni Triambulo, kahit na ayaw magsampa ng kaso ni Yuson laban sa 6 na pulis, IAS na ang magsisilbing complainant laban sa mga ito. Ito po ay nag-nominal complainant mismo ang Internal Affairs Service in behalf of the PNP para mabigyan natin ng tamang parusa po itong mga gumawa ng katiwalian na nakakasira sa ating imahin ng Philippine National Police. Mabilis din aniya magiging investigasyon dito dahil mayroong CCTV footage kung saan makikita ang mga pangyayari. Ang CCTV naman kasi hindi nagsisinungaling po. Ito po ay mas matibay pa na ebidensya kaysa testimonial evidence tulad ng testimonya ng biktima. Nag-viral sa social media ang ginawang pagsita, pagpapaluhod at pagbatok ng pulis kay Yuson. Si Yuson ay sinita ng mga ito matapos na makiusyoso sa isinasagawa nilang drug operation sa lugar. Sinasabing nawala ang bit-bit na 14,000 pesos ni Yuson na mariin namang itinanggi ng mga inaakusahang pulis na kinuha nila ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.